Uy, hello! Kamusta kayong lahat? Meron lang akong gustong bigyan ng psychological comment tungkol sa isang picture na nakita ko sa internet. Ito yung picture ni President na nagsasabi na nangangako siya na isosolve niya yung drug problem ng Pilipinas in 3 to 6 months. I think sinabi niya to during the time na nangangampanya pa lang siya para maging presidente natin. And as his term ends, malapit na matapos yung termino niya, eh marami nagsasabi hindi niya natupad yung ganyang pangako niya. Alright? So based on this picture, pwede tayo makabuo ng isang psychological question na marami sa ating makaka-relate, bakit ba napapako ang pangako? Diba? I'm sure marami sa atin dito, naka-experience tayo ng may nangako sa atin at yung pangako na yon napako. Or vice versa, pwedeng ikaw naman yung nangako at yung pangako mo, pinako mo. Ayun. So, kaway-kaway dyan sa mga taong nangako at pinako ang pangako. So, in this video, sasagutin natin in the psychological perspective, bakit ba nangyayari yan? Okay? Kasi, kaya nangyayari yan, in psychology, meron tayong tinatawag na overestimation effect, overconfidence bias, or the Dunning-Kruger effect. Pare-pareho lang naman yung mga ibig sabihin niyan, no? Pero ang gusto kong gamitin na term dito is yung overconfidence bias. Ano ba yung overconfidence bias? In psychology, ang ibig sabihin niyan, we overestimate our own abilities. So, ibig sabihin ng overestimate, masyadong mataas yung tansya mo sa sarili mo. Iba yung sinasabi mong kaya mo sa talagang kaya mo. So, in overconfidence bias, ang nangyayari, masyadong mataas yung sinasabi mong kaya mong gawin kumpara sa talagang kaya mong gawin. Bigyan ko kayo ng mga halimbawa, no? So, kung ilalagay natin sa diagram yan, it looks something like this. Ito lang talaga yung kaya mo. Ganyang level. Okay? Pero, sa overconfidence bias, yung sinasabi mo, mas mataas doon sa talagang kaya mo. Okay? So, i-translate mo yan sa ating pang-araw-araw na buhay. O, halimbawa sa sports, yung mga naglalaro ng basketball. O, shoutout pala sa mga nakaka-basketball ko dyan. Ha? Mag-comment kayo dyan kung napanood nyo to. No? Halimbawa, ang kaya mo lang talagang gawin ay umiscore ng 5 points. Yun lang yung kaya mo. Oo, given your ability, your experience, given your athleticism, hanggang 5 points lang talaga kaya mo. Pero pag tatanungin ka kung ilang score ang kaya mong iskorin sa isang laro, sasabihin mo, siguro kaya kong mag 20 points. Yun. So, in overestimate mo yung sarili mong kakayanan, overconfidence bias yan. Another example, ito, marami makaka-relate nito, no? Umutang ka. Tapos sinabi mo doon sa uutangan mo, alam mo, salamat sa pagpapautang mo sa akin, in 2 days talaga babayaran kita. Diba, 2 days? Pero sa totoo lang, given your financial situation, kaya mo lang talaga siyang bayaran, pinakamaaga na yung 1 year. Diba? Ito lang talaga yung kaya mo, 1 year. At depende pa yun, kung dumating yung mga perang inaantay mo. So, pwede pang maging 1.5 years or 2 years o baka hindi na. O, diba? Yun yung kaya mo. Yung talagang kaya mo. Pero anong sinabi mo? 2 days. Diba? Naging overconfident ka sa sarili mo na kaya mong magbayad ng maaga. Last example, common ito sa mga newlyweds. Nung nililigawan ka pa lang nung asawa mo, ang sabi niya, Han, alam mo, pag kasal natin, ibibili kita ng kotse, brand new SUV. Pero nung kinasal na kayo, nung na-realize niya na yung gastos niyo sa kasal, ang kaya lang pala niyang bilhin ay yung mountain bike. 'Di ba? Hanggang mountain bike lang pala. So yung SUV na sinabi niya naging mountain bike. Naging overconfident siya sa kaya niyang bilhin. Okay, akala niya kaya niya ng SUV, yun pala hanggang mountain bike lang siya. So going back to that example kay President, kasyang-kasya siya dito sa diagram na sinabi natin, 'di ba? So sinabi niya habang nangangampanya siya, kaya niya 'yan in 6 months. Pero nung naging president na siya, nakita niya yung reality ng
Philippine situation, ayun, doon niya na-realize na mahirap pala. Hindi pala niya kaya yung 6 months. Yun yung tinatawag nating overconfidence bias. Kaya napapako yung pangako. So ang tanong, bakit ba nangyayari yung overconfidence bias? Para maintindihan natin bakit napapako ang pangako. Malaki ang kinalaman ng emotions dyan. Sa psychology, meron kaming tinatawag na emotional hijacking. Ibig sabihin yan, yung parte ng utak mo na nag-handle ng emotion, ito yung tinatawag naming amygdala, tinake over niya o hinijack niya, kinontrol niya yung buong utak mo. Pati yung parte ng utak mo na nag-iisip. Kasi hindi naman lahat ng parte ng utak nag-iisip. No? Meron mga parte ng utak na nag-iisip at meron ding parte ng utak na pang-emotion. So, yung emotional hijacking, kapag tinake over na ng emotions mo yung buong parte ng utak mo, pati na yung parte ng utak mo na nag-iisip, ayun na. Ang epekto niyan, hindi ka na ngayon realistic mag-isip. Diyan na ngayon ang gagaling yung overconfidence bias. Kapag nangangako ka, habang ikaw ay nakaka-experience ng emotional hijacking, so highly emotional ka, tapos dyan ka gumawa ng pangako, o babayaran kita bukas. Most likely, overconfidence bias yan, at yan ang dahilan kung bakit most likely hindi natutupad o napapako yung pangako. Alright? Kasi gumawa ka ng pangako habang emotional ka. Hindi mo naisip yung talagang kakayanan mo, kaya napako yung pangako sa'yo. Diba? So going back again to the picture na kinokomentan natin, I think ito yung nangyari kay President, no? Siguro during those times na nangangampan niya siya, nadala siya ng emotion ng pangangampan niya. Kasi ang campaign period, highly emotional period yan, no? Talagang mataas ang social pressure, you become emotional, kaya nakakapagsabi ka ng mga bagay out of your emotions. Na kaya prone ka sa overconfidence. You tend to say things during the campaign period na hindi mo naman pala talaga kaya. Tulad nga nung sinabi niya, kaya daw niya ng 6 months, pero hindi naman pala. Bakit? Siguro nung ginawa niya yung statement na yan, highly emotional siya. At siya rin mismo ang nagsabi niyan, no, na mako-confirm ng picture na to yung sinasabi natin ngayon. In one interview, he said, "When I became president, ganito, bakit? Sinabi ko, I can clean it." Sinasabi niya dito yung drug problem ng Pilipinas, no? In 6 months. Then after that, I realized na nagkamali talaga ako. Ayun, ito na yung part na bumaba na yung emotion niya. No? Kasi tapos na yung campaign period, nanalo na siya, no? So doon niya na-realize na na-overestimate niya yung kakayanan niya. Naging overconfident siya. Maybe it's hubris. It was campaign time. Ayan, I want to highlight these words. Payabangan naman talaga yung kampanya. Ayun. So, doon siya nang gagaling. No? Na during those times na sinabi niya yung 6 months, kaya niyang linisin yung drug problem, he was highly emotional. Nadala siya ng emotions of the campaign period. So, nung ginawa niya yung pangako na yun, it's an overconfidence bias, most likely, napako. Okay? So, yun. Kaya napapako yung pangako ng mga tao. So, before we end this video, ano ba yung mga lessons na pwede nating matutunan tungkol sa ating pag-iisip? Number one, huwag tayo masyadong sigurado sa mga iniisip o sinasabi natin. Malaki talaga yung tendency natin na nalilin lang tayo o naloloko tayo ng ating sariling emotions. Tandaan nyo yan, ang mga nararamdaman natin, mapanglin lang. It makes us feel na kaya natin, pero most of the time, hindi naman pala talaga. At naalala ko yung isang biblical passage na tugmang-tugma sa lesson number 1, Jeremiah chapter 17, verse 9. Sabi doon, "The heart is deceitful above all else, and beyond cure, who can understand it?" Alam nyo ba kung sino ang nagsasalita sa passage na yan? It's God Himself. The greatest psychologist of all time, the creator of psychology, siya na mismo ang nagsabi na talagang delikado, dangerous yung emotions natin because it can fool us. Pwede tayong maloko ng mga emotions natin. Again, in what way? Niloloko tayo na kaya natin yung mga bagay-bagay kahit sa totoo lang, hindi natin kaya. Kaya ang isang application dito,
pag nangangako tayo, kinakailangan gagawa tayo ng self-check. Mag-self-reflect muna tayo. Nangangako ba tayo dahil emotional tayo? Or nangangako tayo kasi alam nating kaya nating tuparin? Diba? At syempre, kung gusto mo, maganda yung record mo sa pagsaset ng promise, natutupad mo yung mga pangako mo, ito yung dapat mong siguraduhin. Pag nangangako ka, alam mo, logical ka, na kaya mong tuparin yung pangako mo. Kasi kapag nangako ka na mataas ang emotion mo, most likely mapapako mo yan, hindi mo matutupad yan. Kaya isa pang application, no, hindi ko na lang nailagay dyan, huwag kang mangangako kapag emotional ka. Diba? Pag alam mong emotional ka, nadadala ka lang ng mga emotions dyan, lungkot, galit, huwag kang nangangako. Kasi most likely, overconfidence yan, hindi mo matutupad yan. Number two, another lesson na pwede nating matutunan, huwag tayo masyadong aasa sa pangako ng iba. Diba? Para ano, para hindi nadudurog yung puso mo, kapag merong hindi tumupad ng pangako, maglagay ka ng allowance. Na baka yung pinapangako sa'yo, ginagawa niya yon out of overconfidence. So, huwag na tayong magtaka kapag may taong nangako at hindi niya natupad. Bakit tayo hindi magtataka? Kasi alam na natin bakit. Bakit nangako siya, hindi niya natupad? Kasi naging biktima siya ng overconfidence bias. Pero syempre, hindi naman natin kinukonsinte na okay lang na huwag tumupad ng pangako. Dapat tuparin. Pag nangako, tuparin. Pero pag hindi tinupad ang pangako, 'di ba? Dahil napanood mo 'tong video na 'to, mas naiintindihan mo bakit hindi niya natupad yung pangako. Most likely, nagkaroon ng overconfidence bias. Dapat meron tayong ganong allowance. Meron tayong ganong alternative sa pagpapaliwanag kung bakit hindi niya natupad yung pangako. Para hindi rin tayo sobrang heartbroken kapag pinangakuan tayo tapos hindi natupad. Lalong-lalo na in the context of politics, I'm sure marami makaka-relate dito. 'Di ba? Common 'yan eh. Maraming kandidato during campaign period, maraming pangako. Dami, pangako ng pangako. Oh, pero tatandaan natin na 'yung mga kandidato natin, mga tao rin 'yan. Meron din silang psyche, may pag-iisip din sila. Walang lusot sa overconfidence bias ang mga politiko. Lalong-lalo na during campaign period, emotions are high. Most likely, gumagawa ng mga pangako 'yan out of their emotions. Oh, kaya ano nangyayari? Ang nangyayari kapag nanalo na, hindi lahat ng pangako nila natupad. Kasi may mga pangako silang binigay na ano? Epekto ng kanilang overconfidence bias. Kaya in connection to today's campaign, again, may mga tumatakbo na presidente at vice-presidente. Marami sa kanila, may maraming pangako. Pero again, if we are going to be realistic about this, okay, buksan natin yung mga isipan natin, no? Na sure ball, 100% pag naging presidente, kung sino man ang maging presidente natin, hindi lahat ng pinangako niya mangyayari. Sure ako dyan. Bakit? May mga pangako yan. Nung pinangako niya yan, dala ng overconfidence bias. O diba? Yan ang mas realistic na expectation. Kapag nagkakaroon tayo ng bagong leader, again, hindi natin kinukonsinte na huwag tuparin yung pangako. Pero, mas realistic kasi yung tignan yung ganun, no? Na hindi lahat ng pangako natutupad dahil gumagawa ng pangako out of overconfidence bias. At ito, hindi lang ito totoo sa, ano, no, sa Pilipinas. I think kahit saang lupalop ka ng mundo pumunta, lahat ng tao merong tendency na magkaroon ng overconfidence bias, even in American politics. Sinabi rin yan ni Bill Clinton. Sabi niya, no wonder Americans hate politics when year in and year out, they hear politicians make promises that won't come true because they don't even mean them. Ayan, yung sinasabi niyang they don't even mean them, ibig sabihin, yung mga promises na yon hindi galing sa matinding pag-iisip. Kung hindi, nanggaling sa kanilang emotions na mataas habang nangangampanya. Campaign fantasies that win elections but don't get nations moving again. O, diba? So, kahit saang lupalop ka ng mundo pumunta,
kahit anong politics pa yan, talagang ang mga politiko prone yan sa overconfidence bias. Tulad natin na hindi mga politiko. No? Lahat ng tao prone dyan. Kaya, oh again, to summarize yung mga sinabi ko ngayon, ayan, bakit napapako ang pangako? Oh, ito ang sagot dyan. Kasi, dala ng overconfidence. Diba? Meron kang overconfidence dito kasi mataas yung emotion mo. Out of that, gumawa ka ng pangako. Most likely, mapapako yung pangako. Pero, kapag talagang pinag-isipan mo, kaya mo ba talaga o hindi? Ano ba yung mga resources mo? Ano ba yung mga talents and abilities mo? Inisip mo lahat yon bago ka gumawa ng pangako. Yan yung mga pangako na most likely matutupad. Alright? At syempre, ang ini-encourage natin dito, ito. Diba? Ayaw natin napapako yung pangako. Ayaw natin pinapakuan tayo ng pangako at ayaw din natin napapako yung pangako natin. So, anong dapat natin gawin? Siguraduhin natin, nandito tayo. Na tuwing gagawa tayo ng pangako, bago natin sabihin yung pangako na binibigay natin, eh talagang pinag-isipan natin ng matindi. Ayan. Hindi yung nangangako ka kasi emotional ka lang. Alright? So, yun lang, no? Sana nakatulong tong maikling video na to para ipaliwanag sa inyo kung bakit napapako ang pangako. So, if you have any questions, mag-comment lang kayo dyan sa baba or kung meron kayong gustong ikwento na pinangako sa'yo na napako, ayan. Ikwento mo dyan sa comment section. Salamat sa pakikinig. Sir Howard here. Hanggang dito na lang muna. Until next time. Bye-bye.